sinamahan ng GMA News sa kanilang driver ng bus sa kanilang biyahe kanina. Sa hirap daw ng buhay ay kanya-kanya sila ng diskarte para maitaguyod lang ang kanilang pamilya. At ito po ang natuklasan ng GMA News. Kapag gipit na yung mga driver na yan, ang takbuhan pala nila ay yung mga nagpapautang ng 5-6. At yung mga nagpa-5-6 na yon, nakaposte o nakaabang sa kada bus stop sa EDSA. Narito ang pagtutok ni Mark Salazar, eksklusibo. Kilala sila bilang mga dambuhalang hari ng kalsada. At dahil nga sa mga aksidenteng dulot ng pag-aagawan nila ng pasahero, ipinatutupad ng maging swelduhan at hindi na komisyunan ang kanilang mga tsuper. Maganda ba ito o hindi para sa kanilang direktang apektado? Sa ilang kilometrong biyahe ko kanina kasama sila, milya-milyang storya ang nalaman ko. Kagaya ko, naghahanap buhay lang daw sila para sa pamilya. At hindi raw lahat sila, gaya ng akala ng marami na mga barumbado sa lansangan. Hindi naman kasi kailangan magkasasir sa hanap buhay. Ang kailangan mo, magkasakay, hindi naman makapagkarera. Diba? Isang realidad ng mahirap nilang buhay ang nadiskubre namin. Sa bawat bus stop pala sa EDSA, may milyong halaga ng industriya ng 5-6 na nabubuhay sa mga nagigipit na driver at conductor ng bus. Malakas ang utangan dito, lalo na yung buwan ng Mayo. Mamimili ng gamit sa eskwela, mag-enroll. Tsaka yun namang inuutang, ano eh, halimbawa, kinulang sa pambayad sa bahay, pang-oriente, pantubig, dito tumatakbo sa amin. Sa susunod na makita mo ang gaya ni Gilbert na namumuna ng 200,000 piso na humahabol sa bus, hindi kotong ang inaabot sa kanila. Barya-baryang pangbawas yan sa inutang ng driver o konduktor. Kumukuha din ako doon paunti-unti. Pangdagdag sa... Kasi may mga estudyante ako eh. May kolehiyo ko. May high school. Kung si Mang Noli na kumikita ng 1,000 kada araw sa komisyon sa pahigit 15 oras na pagbiyahe, eh nababaon pa sa utang, paano na lang daw kapag swelduhan na sila ng 330 pesos kada araw? Nakikinikinita na ni Derek ang magiging buhay nila. Siyempre po, kakapusin ka ng... Siyempre, may nag-aaral ako. May pinag-aaral ka siyempre. Doon lang, magkano na baon. Pagpalagay ng 120, kasi 60 po ang baon, namamasahe po yung mga ano ko eh. Pwede 120 na mawala. Dito po, kakain pa kami siyempre dito. Hindi pwede hindi ka kakain dito. Huwag may merienda. Ano pa, matitirang 330. Buti kung makautang pa sila sa 5-6. Hindi na rin siguro magbibigay ng 5-6 yun dahil siyempre, isipin nila paano kami makakabayad. Kapag di na raw kaya ni Mang Noli, edukasyon ng anak ang unang isasakripisyo. Dahil napasubo na kami, itong semester na ito siguro, sa susunod siguro, pag-aaralan namin kung paano. Tutuloy pa. Tutuloy. Ang punto ng mga kwento nila, sana'y isama naman sila sa pagbuo ng pulisiyang apektado sila. Tutal, sila naman daw ang naghahatid at nag-uuwi sa iba pang naghahanap buhay para gumulong ang ekonomiya. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras.